Bago pa pala lahat, kung napapansin niyo po, puro acapella po pala yung kinakanta namin dahil ito po, dahil galing po kami representing, nagre-represent rin po kami sa CLC. Ang ano po kasi policy is, binabase po namin ito sa writings ni Ms. White, ni Mrs. White na parang mas better kasi mga kapatid na iwasan na natin yung paggamit ng minus one, accompaniment. Kasi minsan kapag nagkakaroon tayo ng gadon, nami-mislead, no? May mga drums and everything. Minsan kasi hindi natin alam, parang kinakanta na natin. Ngayon, pinapromote po namin ang acapella singing, no? Kaya, let's praise God through singing. Hello. Mga kapatid, as per our program, bago po tayo magkaroon ng commitment, ay meron muna po tayo ng director's time. So, ati pong ibibigay muna sa ating publishing director, Direk Matira. Tinatawagan ko po si Dr. and Mrs. Ruel Almosera. Opo, Pastor. Sama po niyo si Ma'am. Si Pastor and Mrs. Brian Tolentino. Sir Artemio Jimenez. Pastor and Mrs. Bibincio Bermudez. And Sir Mar Palaya.
At tawagin po natin si Ma'am. Ma'am Lenny. Opo. Dito po kayo. Kayo po ang host natin. Dito po sa CLC. Kayo po ang magbibigay nito sa ating mga guest speaker. Ma'am. Ikaw ang magbabasa. Okay, oo. Okay. Okay. The certificate is from Central Luzon Conference of Seventh-day Adventists. This certificate of appreciation is presented to Mario R. Palaya in appreciation of your tireless dedication to worthy causes and willingness to share your know-how on the role of E.G. White writings in the formation of SDA Church with the SOP Ministries leaders of Central Luzon Conference as one of the resource speakers with a theme Reaching the World Through Spirit of Prophecy. Thank you for your generous service, time, enthusiasm, and unselfish effort. Given this 17th day of September 2016, during the first CLC-wide SOP Congress held at the Literature Ministry Seminary, Bugtong, Lipa City on September 16 to 17, 2016. Signed by Dionisio G. Sagnoy Jr., Associate Publishing Director and SOP Director, Freddy Matira, Publishing SOP Director, Shirley D. Moller, Associate Publishing SOP Director, Pastor Eliezer Barrientos, Corporate Secretary, Angel Tolentino, B. Tolentino, Treasurer, and Pastor Benjamin S. Casimiro, our President. Certificate is for Pastor Bibencio R. Bermudez. Okay, maraming salamat po Central Luzon Conference administration and staff. God bless. Next is Sir Artemio Z. Jimenez. Next is Pastor Brian N. Tolentino. Our next is Dr. Ruel U. Almozera. Okay, next is for Pastor Benjamin S. Casimiro. And the last is? Tawagan po namin si ang ating pong LMS Director, si Pastor Abraham De Losario at ang ating pong LMS registrar, si Ma'am Loida. Andito po ba sila? Ayan, Pastor Abi. Ayan. Okay. Nasaan na yung pinapakuha ko sa inyo? Yung libro sa kabila. At tatawagan ko po itong mga pastor na sumuporta po sa atin. Tatawagan ko po si Pastor Robinson Puentes, Area 9 Chairman. Pwede po ba kayo dito sa unahan? Ayan. Ito po.
ay ang mag-aabot po nito ay ang ating publishing director ng union. Sir, meron po kaming remembrance sa inyo. Maganda ito. Ito'y wala na hong aklat na ito, pero kayo lang ang magkakaroon po nito kasi limited po ang copy. Pastor Ebenezer Monsalis, Lower Cavite 4, District Pastor. Opo. Bigyan mo nga ng isang kwan. Okay, Pastor. Anthony Porto, Quezon City 7, District Pastor. Bigyan mo na isang kwan. Pastor Yong Angeles, Rizal 7, District Pastor. Yeah. Ridante Honorica, Mamsi Church. Church Pastor. Apo. Pastor Eric Dalton. Ito po ang church pastor sa Signal, North Taguig. Ayan. Ayun isa. Ayan. At si Brother Abel Cruz, Communication Assistant Communication Department, CLC. Ayan. Ito. Ayan. Sunod po ay volunteer, media volunteer, Winifred Pasamba. Ayan po. AUP. Ayan. Okay. Ma'am Loida. Parang wala si Ma'am Loida. Meron pang isa. Kay Pastor Barintos yan. Ayan. Okay mga kapatid, nais po naming pasalamatan kayo. Yung pong mga certificate po pala ninyo ay nasa inyo na pong envelope. Oh, hindi pa ho tayo natatapos, may certificate na kayo. Yan ang may ibibigay din po, ay nagpapasalamat po kami. Lahat po kayo na nandito ay mga elders po natin at saka po mga SOP coordinators ng ating iglesia at saka po ang ating pong publishing coordinators. At kami po ay nagpapasalamat sa inyong pag-response sa ganito pong pagpupulong. Nakita ko po ito ay first time. Ngayon po sa susunod po ay mag-ilik na po yung wala pang iglesia na wala pa pong Spirit of Prophecy coordinators. At ang gagawin po natin ay hindi po yung working days, kundi gagawin po natin Friday, Saturday at buong araw po ng Sunday. Wala pong trabaho yan, di po ba? Salamat po. At ngayon po ay mamaya po, tayo po ay kukuhanin na lang po natin yung pagkain natin. Nakapak na po yun. Marami pong salamat. Okay, ibigay po natin ngayon ang special number kay Sister May Angeles. Ang awitin ko po ngayon ay yung title na po, Mahalin Mo Lang Siya. Bakit po ito ang naging title ng awit? Nung dalaga po ako, ang dahil po nanliligaw sa akin. Hindi ko naman po sinasabing maganda ako. Sakto lang po. Lahat po tayo maganda dahil likha tayo ng Panginoon. Siyempre, yung mga lalaki, gwapo po. Ayan. So, naisip ko po kung sino ba talaga ang tunay na nagmamahal sa akin. Sa dami eh. Ayan. Pinag-aralan ko po ang ibig sabihin ng pagmamahal. Dahil ang nakalagay po sa the greatest commandment, ano po ba yun?
love God with all your heart, mind, and soul. So yun po yung greatest. May pangalawa pa po. Love your neighbor as yourself. Ano nga ba yung love? Sabi po sa 1 John 4:8, ano pong sabi? God is love. Ngayon po, yung mahalin mo lang siya, meron po akong tanong. Meron pong apat na dapat mahalin. Mahalin ang Panginoon, mahalin ang kapwa, ang sarili at ang kaaway. Ano pong pinakamahirap? Kaaway! Ayan. Pero alam niyo ho ba, na madali lang mahalin ang kaaway kung mahal mo ang Panginoon. Dahil kung mahal mo talaga ang Panginoon, sisiw lang sa'yo magmahal ng kapwa. Sisiw lang sa'yo magmahal ng sarili mo. Gayun din ng kaaway mo. Kung talagang mahal natin ang Panginoon. At dito po sa napag-aralan natin, hindi po natin magagawa ng buong buo na ayon sa Panginoon ang pag-share ng gospel kung hindi po natin siya mahal. Kailangan po natin ng pagmamahal at kailangan din po natin na mahalin ang Panginoon. Ang awit pong ito ay para sa Panginoon at sa inyo pong lahat. Mahalin mo lang siya, di kanya pababayaan. Mahalin mo lang siya, buhay mo'y magkakakulay. Mahalin mo lang siya, pagsubok mo'y kayang-kaya. Mahalin mo lang siya, lahat ng bagay ay mayroong saya. Akala mo noon, lahat ay mahihirap. Na para bang walang saysay ang pagsisikap. Ngunit sasabihin ko sa'yo ang sekreto ng buhay na walang hanggan. Mahalin mo lang siya, di kanya pababayaan. Mahalin mo lang siya, buhay mo'y magkakakulay. Mahalin mo lang siya, pagsubok mo'y kayang-kaya. Mahalin mo lang siya, lahat ng bagay ay mayroong saya. Akala mo ngayon, wala nang pag-asa. Nalunas sa iyong mga problema. Ngunit sasabihin ko sa'yo ang sekreto ng tunay na kasiyahan. Mahalin mo lang siya, di kanya pababayaan. Mahalin mo lang siya, buhay mo'y magkakakulay. Mahalin mo lang siya, pagsubok mo'y kayang-kaya. Mahalin mo lang siya, lahat ng bagay ay mayroong saya. Tandaan mo, mahal ka niya. Tandaan mo, buhay niya'y sa'yo. Tandaan mo ito, mahal ka ng Diyos. Mahalin mo ang Diyos, di kanya pababayaan. Mahalin mo lang siya, buhay mo'y magkakakulay. Mahalin mo lang siya, pagsubok mo'y kayang-kaya. Mahalin mo lang siya, lahat ng
isang bagay ay mayroong saya. Lahat ng bagay ay mayroong saya. Purihin po ang Panginoon. Nais ko pong ipakilala ang atin pong tagapagsalita. Ang atin pong tagapagsalita ay ama ng Central Luzon Conference. Siya po ay masipag. At ang kanya pong tinagurian po ay Father Lee sa CLC. Pagka po dumating siya at nauna siya, gabing-gabi na po ay hinihintay pa rin niya yung mga worker kung dumating na ba sila, okay ba sila, kumpleto ba sila. At gabing-gabi pagka siya po ay dumating po kami, ang kanya pong tanong, kumain na ba kayo? Yun po ay napakaganda at doon po natatouch ang mga workers ng CLC. Yung tanong po na, kumusta na kayo? Kumain na ba kayo? Kahit po gabing-gabi na. Mga kapatid, malawak na po ang karanasan ng atin pong tagapagsalita. Siya po ay naging district pastor sa iba't ibang distrito. Naging CLC directors sa mahabaring panahon. At naging NPUC directors din po siya. At ang atin pong tagapagsalita, siya po ay tagapagtaguyod ng mga literature evangelist at ng publishing department sa Central Luzon Conference. Ang atin pong tagapagsalita ay ang lingkod ng Diyos, si Pastor Benjamin Samson Casimero, CLC President. Ako'y naniniwala sa sinulat ni Ellen G. White. Lahat nga po nang naniniwala, say amen. Amen. Praise the Lord. Isa sa kanya mga pinahayag na kinabasa, ang presidente ng misyon at konferensya ay magiging tagapagtaguyod ng Spirit of Prophecy. Dahil dito, ito po'y aking pinanindigan at pangangatawanan. Sa maraming panahon, sa maraming mga taon sa Central Luzon Conference, bagamat ang CLC kilala, na nangunguna sa publishing work, subalit kung babalikan natin ang mahabang panahon, maraming mga taon, nakakalungkot po pero hindi po tayo nakakaabot ng goal. Subalit ng nakaraang buwan, for the first time, nakaabot na po tayo. At aking palaging in-express ang aking pananampalataya sa ating mga kasamahan. Aabutin natin ang ating goal for the first time. Hindi sa buwan ng Disyembre, kundi sa buwan ng Nobyembre. So for the first time na binanggit ko kanina, ay yun yung buwan na tayo nakaabot ng ating goal. Buwan yun, ha? Yung first time natin sa mahabang panahon. Salamat sapagkat nakikita na natin ang liwanag. Pero yung taon ng goal, aabutin po natin yan sa biyaya ng Panginoon ngayong Nobyembre. Nakakibigyan ng bahagi ay aking inisip, sabi ko ay ano bang aking papahayag? Ako'y nanalangin. Lord, bigyan mo ko ng pagkaunawa sa mensahe na nais mo na aking dalhin. At binuksan ko ang pag ako naimbitahan sa mga publishing gathering, ay ako talaga parang automatic, parang magnetic na, parang bagang true North Pole, yung ano na yan, yung kompas na ang hahanapin ko kagad ay yung True North Pole o yung tinatawag na call porter ng ministry. So ako ay nag-review para ma-refresh ako ng mga bagay na aking na kalooban, alam ko na kalooban ng Panginoon na aking bahagi.
Subalit nang buksan ko ito ay ako'y nagpatuloy na naman at nagbasa na nagbasa at ako'y overwhelmed na naman. Sabi ko, Panginoon, kailangan ko po ay mensahe, pero ito'y nire-repress mo ko ng mahalagang gawain na ikaw'y nananawagan ang mga tao na nais mo. Hindi lamang convicted sa spirit of prophecy. Hindi lamang meron silang kaalaman, kundi sila'y gumagawa. So minsan pa ako ilumuhod, Panginoon, anong gusto mo na gawin ko? At dumating sa akin ang maliwanag na kaisipan, hindi na ako gagawa ng sermon. Akin na lamang i-relay sa inyo. Sumagi sa aking kaisipan, baka marami pa tayong mga kapatid. Hindi pa nalalaman ang aklat na Call Pulitzer Ministry. At marahil marami nag-iisip, kagaya ko noon, ito'y para sa mga Call Pulitzer lamang. Pero hindi pala. Ito po actually ay para sa ating lahat. At ang sabi ko, paano kaya ako magkakaroon ng pagkakataong mailahad ito sa mga kapatiran na maunawaan nila? Ang gawain ito hindi para sa ilang pinili lamang, kundi gawain natin ng mga nagsisipaghintay sa pagdating ng Panginoon. Nais ko ibahagi sa inyo ang mensahe ng Panginoon na ito yung aking maging pasimula in Matthew chapter 3. Dito yung makita natin si John the Baptist. In those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea and saying, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand. For this is he who was spoken of by the prophet Isaiah, saying, 'The voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord. Make his paths straight.'" Si Ellen G. White ay nagpahayag, "We are the modern John the Baptist na naghahanda ng daan ng Panginoon. And we are talking here of the second coming of Jesus Christ." Ang bawat isa sa atin ngayon, ang John the Baptist, na hindi maaring manahimik. No, we cannot afford to be silent when we have to speak and shout that Jesus is coming very soon. Hindi tayo maaaring mapigilan. Tayo ang modern John the Baptist. Marahil ay meron tayong kaispan. Paano yan? Hindi naman ako great preacher. Ako'y great pretender. Feeling preacher, pero hindi preacher. Ako'y mahihiyain. Kung pwede nga lang ay, ako yung miyembro sa church na come, sit, and go, week after week. Hindi po maaari ito, mga kapatid. Hindi po maaari. By all means, the Lord is saying to us, "You are now, I am now, the modern John the Baptist." Bakit kailangan nating abutin ang sanlibutan sa pamamagitan ng Spirit of Prophecy Books? Ito po yung aklat na aking binabasa palagi. This is an e-book, 2011 edition. Ilang beses ko na itong nabasa at ako'y convicted. Ito'y mensahe ng Panginoon para sa atin lahat. Bakit kailangan ng Spirit of Prophecy may paabot natin sa buong sanlibutan? Ganito po ang pahayag ng Ellen White. "The publication, to prepare a people to meet God. The publication sent forth from our printing houses are to prepare a people to meet God." Hindi tayo maaaring manahimik, mga kapatid. Tayo lahat ay mayroong mahal sa buhay. Tayo lahat ay may mga kamag-anakan. Tayo lahat ay mayroong mga kaibigan. Tayo lahat ay may mga kapitbahay. Tayo lahat ay mga makikakilala. Hindi maaaring tayo pinagpala ng Panginoon, nagsisipaghintay sa kanyang pagbabalik, na tayo nananahimik, na hindi na tayo walang pakialam sa ating kapwa. No. Ito ang kadahilanan kung bakit bumagsak ang literal na Israel. Sapagkat nang malaman nilang sila ang pinili,
they became exclusive. At kanilang inangkin, kanila lamang iyon. Sa ating pananahimik, nagiging ganoon din tayo, mga kapatid. No. Kung sila'y nabigo, hindi sa ating panahon, hindi sa atin mabibigo ang Panginoon. Sa ating panahon, sisigaw tayo. At ang pabalita ng kaligtasan na tinanggap nating walang bayad, ipapamahagi nating walang bayad. Throughout the world, they are to do the same work that was done by John the Baptist for the Jewish nation. By startling a message of warning, God's prophet awakened men from worldly dreaming. Through him, God called backsliding Israel to repentance. Repent ye, for the kingdom of heaven is at hand, was John's message. This same message, through the publications from our printing houses, is to be given to the world today. Maaari hindi tayo ganun kagaling magsalita kagaya ni John the Baptist. Pero sa pamamagitan ng mga Spirit of Prophecy books, tayong lahat ay magiging John the Baptist. Tayong lahat, mga kapatid. Napakahalaga na ang Spirit of Prophecy maipadala sa buong sanlibutan. Ang sanlibutan tinutukoy dito ay ang ating mundo na ginagalawan. Bakit? To let all people understand the truth. Tayo mapalad sapagat nasa atin ang katotohanan. Pero anong ginagawa natin sa katotohanan? We have to do something. Or else, tayo mananagot. Our publications should go everywhere. Let them be issued in many languages. The third angel's message to be given through this medium and through the living teacher. You who believe the truth for this time, wake up! It is your duty now to bring in all, the means possible to help those who understand the truth to proclaim it. Kailangan tayo mga nakakaalam ng katotohanan, hindi pwedeng manahimik. We have to go to the world and share the truth that we have. Nasa atin ang katotohanan. Mapapalad tayo. Darating ang panahon, napakaraming mga tao sa ibang mga pananampalataya ang titingala sa atin at nasa kanilang papahayag na sa atin pala ang katotohanan. Bakit hindi tayo nagsalita? Bakit hindi tayo nakikipagmatwiranan? Hayaan po natin sa pamamagitan ng Spirit of Prophecy, maunawaan ng lahat ng mga tao sa sanlibutan ang katotohanan, the truth as it is in Jesus Christ. God has ordained the canvassing work as a means of presenting before the people the light contained in our books, and canvassers should be impressed with the importance of bringing before the world as fast as possible the books necessary for their spiritual education and enlightenment. This is the very work the Lord would have His people to do at this time. Hindi tinutukoy lamang dito ngayon ang mga nakalista natin, mga literature evangelists. Ang tinutukoy dito ngayon ay lahat ng mga believers. All who consecrate themselves to God to work as canvassers are assisting to give the last message of warning to the world. We cannot too highly estimate this work, for were it not for the efforts of the canvasser, many would never hear the warning. Maraming mga mapapahamak. Bakit? Maraming mga nasa kanilang katotohanan, subalit hindi sila kumikimo at wala silang pakialam. No, we cannot be a modern Cain who said, "Am I my brother's keeper?" No. Hindi ganoon ang ating reaksyon, ang ating response, ang ating tugon ay, "I am my brother's keeper." I care. We care as a Seventh-day Adventist. We are fast approaching the end. The printing and circulation of the books and papers that contain the truth for this time are to be our work. Mga kapatid, tayong lahat ay may bahagi na gagampanan. If there is one work, ang sabi ni Dwight, more than another, it is that of getting our publications before the public, thus leading them to search the scriptures. Missionary work,
introducing our publication to families, conversing and praying with and for them is a good work and one which will educate men and women to do pastoral labor. Malaki ang gawain po nating harapin. When the church member realize the importance of the circulation of our literature, they will devote more time to this work. Kung dadating lamang tayo lahat sa pagkaunawa ng kalooban ng Panginoon na ang kanyang hangarin, ang bawat miyembro, ang bawat mananampalataya, not only a chosen few, but every believer ay mag-devote ng kanilang time sa gawain ng pagpapahayag ng mga literature. Papers, tracts, and books will be placed in the homes of the people to preach the gospel in their several lines. The church must give their attention to the canvassing word. This is one way in which she is to shine in the world. Hayaan po natin ang iglesia natin ay maglumiwanag sa sanlibutan at makilala po tayong lahat tagapagdala, tagapaghatid ng mga mabubuting balita ng Ebanghelyo. At yun ay magagawa natin sa pamamagitan ng ating mga babasahin. At ang gawain ito is to complement the pastoral work. By the way, ang akin pong naging pagbabasa ng aking basahin ng Call for Church Ministry book, binasa ko from page 1 onward, kinuha ko na lang, sabi ko ay, ang akin pong direksyon mga kapatid, ipipresent ko sa inyo ang Call for Church Ministry book in one presentation from page 1 to the last page. Kaya sabi ko kanina, I need 2 hours to summarize. Just imagine, just summarize. Sabi ko, para magawa ko ito, kuha na lang ako ng kuha sa bawat ano. At kailangan, hindi ko kayang i-detalye sapagkat kulang ang panahon. But meron akong burden na ipaunawa sa mga kapatiran ang nilalaman nito. Actually, ang Call for the Ministry book ay pinagsama-sama na ginawa ang lahat, na ginawa itong ang manual ng ating mga literature evangelists. Pero kung ating kutunghayang mabuti, ito po hindi lamang para sa kanila. Ito po hinalaw galing sa iba't ibang mga aklat na sinulat ni Ellen White na patungkol sa mga kapatiran sa lahat ng mga mananampalataya. So the importance of this work is fully equal to that of the ministry. The leading preacher, tayo po, and the silent messenger, yung aklat, are both required for the accomplishment of the great work before us. Kaya po mapapansin nyo ngayon mga kapatiran, kung inyo pong alam ang ating mga pastors ay may mga budget sa kanilang evangelism. Pero part po noon ay ginawa po naming aklat, Spirit of Prophecy books, upang kumagkagayon sa pamamagitan ng mga aklat na ito, maghanap ito sinasabi niya, both required for the accomplishment of the great work before us. And there is a special calling for the youth. The Lord calls upon our youth to labor as canvassers and evangelists, to do house-to-house work in places that have not yet heard the truth. He speaks to our young men, saying, "You are not your own, for you are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's." Those who will go forth to the work under God's direction will be wonderfully blessed. Those who in this life do their best will obtain a fitness for the future immortal life. Mga kapatid, lalo din sa mga kabataan, narito ang isang panawagan sa atin ng Panginoon. We have a work to do. As a church, turuan natin ang ating mga kabataan, ang ating mga miyembro. Educate young men to give themselves to the ministry of the word. Educate them to become canvassers, to sell those books which the Lord by His Holy Spirit has stirred minds to write. This reading matter will thus be given to a large class of people who would never hear the truth unless it was brought to their doors. This is the work of the evangelist. Maraming mga tao hindi namin kaya abutin bilang pastor. Pero kayo naabot ninyo. Pero kahit naabot ninyo, hindi pa rin sila handa na makinig. Pero sa pag-abot natin ng ating mga aklat sa kanila, in their own private room, the Holy Spirit can convict them to open those books. At sila ay maakay sa pagkaunawa ng mensahe ng Panginoon.
Christ calls for young men who will volunteer to carry the truth to the world. Men of spiritual stamina are wanted. Men who are able to find work close at hand because they are looking for it. The church needs new men to give energy to the ranks. Men for the times, able to cope with these errors. Men who will inspire with fresh zeal the flagging efforts of the few laborers. Men whose hearts are warm with Christian love and whose hands are eager to go about their master's work. Kung saan magkakaroon tayo ng maraming mga kabataan masigla sa pagbabahagi ng ating mga Spirit of Prophecy books, makikita natin isang matatag, masigla na iglesia na lumalago sa biyaya ng Panginoon. At narito po ang napakalaking hamon sa ating mga kapatid. God calls for workers from every church among us to enter His service as canvasser evangelists. Na bakit ko dinadala mga bagay nito? Magmula na magpasimula ang ating Congress, pinag-aralan ang kahalagahan ng Spirit of Prophecy. Ipinakita sa atin kung ano ito. Ngayon, anong gagawin natin dito ngayon? Sasarilinin lang ba natin? We have to go and share the truth kung paano tayo pinagpala ng Panginoon sa pamamagitan ng Spirit of Prophecy. Hayaan po natin ang ating kapwa ay makinabang din. Kung kaya nga lahat ng ating mga iglesia ay napakahalaga na binubuo ng mga canvassers. Sinong canvassers na tinutukoy? Silang mga nakahanda na magbahagi ng mga Spirit of Prophecy books. At tayo pagpapalain ng lubos sa ating mga pagsisikap. Let every believer, sinong tinutukoy? Ilang mga kapatid po ba? Hindi po. Let every believer scatter broadcast tracts and leaflets and books containing the message for this time. We need call for churches who will go forth to circulate our publications everywhere. In this closing work of the gospel, page 50 na po tayo. Hanggang 89 po yan sa akin book. In this closing work of the gospel, there is a vast field to be occupied, and more than ever before, the work is to enlist helpers from the common people. Both the youth and those older in years will be called from the field. So hindi lang kabataan, even older, sabi diyan, older in years will be called from the field, from the vineyard, and from the workshop, and sent forth by the master to give his message. Many of these had little opportunity for education, but Christ sees in them qualifications that will enable them to fulfill His purpose. If they put their hearts into the work and continue to be learners, He will fit them to labor for Him. Sa ibang salita, marahil ay sasabihin natin, wala akong kaalaman, wala akong malayong narating na edukasyon. Pero kapag handa kang magpagamit sa Panginoon, bibigyan kanya ng kakayahan. Bibigyan kanya ng kakayahan. And when God calls, He provides. Kapag siya ang tumawag, He will equip us. Huwag tayong mangamba. Hindi siya magpapagawa sa atin nang hindi natin magagawa. As we obey, we will see His miracles. Day after day. Think, ang sabi ni Ellen White, of how great a work can be done. If a large number of believers will unite in an effort to place before the people by the circulation of these books, the light that the Lord has said should be given them. Under divine guidance, go forward in the work and look to the Lord for aid. The Holy Spirit will attend you. Angels of heaven will accompany you, preparing the way. Kung minsan dinadalangin natin, Holy Spirit, come. Come into my life. Come. Mga kapatid, maganda ang panalangin na yon. Pero maraming pagkakataon para mapasa atin ang banal na Espiritu, tayo kinakailang humakbang at humayo sa gawain, and you will experience the Holy Spirit. Even holy angels will accompany you
preparing our way. The lost sheep of God's fold are scattered in every place, and the work that should be done for them is being neglected. From the light given me, I know that where there is one canvasser in the field, there should be 100. Mga kapatid, ngayon po ay meron tayong 498 churches. Ilan ang ating mga literature evangelist sa kasalukuyan sa Central Luzon? 800 plus. Ibig sabihin ay almost dalawa sa bawat iglesia. Marahil ay meron pa mga church na wala pang mga literature evangelist. Kung saan merong isa, ang sabi ni Ellen White, kailangan magkaroon ng 100. At yan po ang ating magiging direksyon, mga kapatid. Gusto natin maging masiglang ating church? Ito po yung personal kong karanasan ever since nakipumasok sa pastoral work. Pag ako inilipat o inassign sa isang church, ang aking kagad kaisipan, meron bang literature evangelist? Pagka meron ako nakitang literature evangelist, ang aking kagad pakiramdam, komportable ako sapagat alam ko, tuloy at tagumpay ang gawain ng Panginoon. Sapagat ako naniniwala kung saan meron tayong mga masigla sa mga pagbabahagi ng mga Spirit of Prophecy books, ang mga taong yan ay masisigla. So gusto po natin lahat ng miyembro natin masigla, get them involved. Hindi lahat ay magiging full-time literature evangelist, pero pwede namang part-time, pwede namang tayo ay mga sponsored, nagpapamigay, paminsan-minsan. By the way, sa Central Luzon Conference, mga kapatid, ipinapatupad natin ang total member involvement. Lahat ng miyembro ay makikisangkot. At pinasimulan ito sa presidente, lahat ng ating mga officer, lahat ng ating mga directors, lahat ng ating mga teachers natin, may buwan-buwan po na being bahagi upang ipakita ang participation. Ang ating missionary book ngayon ay Steps to Christ. Ako ba, last month, ako'y kumorder na ng, ako'y bumili na ng 2 po, sapagat ang sabi, kailangan mag-iwan tayo ng mabuting halimbawa na tayo'y nagpapamigay. Ang ating mga teacher, elementary school teacher, maliliit ang sweldo. Pero ang kanila pong goal ay hindi bumili ng isang aklat para sa kanila. Bibili sila ng isang aklat para sa kanila at pagkatapos buwan-buwan, meron silang isa na bibigyan. Missionary book. So, bibili sila total of 13 books. Bakit? Isa para sa kanila, isa para ipamigay nila. Buwan-buwan, at least meron silang isa na bibigyan. Kami sa opisina, mga directors, 20 kami, buwan-buwan, ang aming bibigyan. This is a missionary book. And we encourage our members, kung tayo merong 100 miyembro sa iglesia, so dapat meron tayo, hindi lamang 100 libro na makukuha sa opisina, kundi higit pa roon, sapagat hindi lang sarili natin ang ating isipin, ating ibabahagi ito sa ating mga kaibigan. Hayaan po natin through the publishing work, through our books, ang pabalita ng Panginoon makarating sa mga tao na hindi natin basta mararating. At hayaan po natin sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, sila'y mahanda sa pagdating ng ating Panginoon. Mahalaga na makarating ang Spirit of Prophecy book sa Salimutan. Page 87. Anyway, tumatalo na lang ako para hindi sa... Baka abutin tayo ng almusal pa. It is true that some who buy the books will lay them on the shelf. Tama ba yon? May mga bumibili, sabi natin, bumili, napilitan lang yan eh. Siguro, ano lang, hindi natin alam. Babasahin ba nila yan? Mga kapatid, ito po ang sabi nila ni Wayne. It is true. Totoo yan. May mga bumibili, pero ang tanong, binabasa ba yan? It is true that some who buy the books will lay them on the shelf or place them on the parlor table and seldom look at them. Still, God has a care for His truth. And the time will come when these books will be sought for and read. In God's own providence, may mga magkakasakit yan. May dadaas yan sa mga kasawi ang palad. Naghahanap ng liwanag at darating ang sandali
kanilang lalahanin ang aklat o igaguide sila sa aklat na yon. At pag binuksan nila ito, dadating sa kanila ang liwanag ng pag-ibig ng ating Panginoon. We are not to judge people. Ang ating gawain, iparating sa kanila ang mga mensaheng ngayon sa pamamagitan natin mga aklat. Kung magkagayon, leave it to the Holy Spirit to make a way para ang mga tao ngayon ay maakay sa pagbuklat ng mga katotohanan ngayon. Sickness or misfortune may enter the home, and through the truth contained in the books, God sends to troubled hearts peace and hope and rest. Tumalun na lang sa pinakadulo para hindi na kayo masyado matagalan. Sa aking libro, sa aking e-book ay ito'y hanggang page 89 lang. So sabi ko ay tatalo na lang ako sa pinakadulo at sa conclusion. Marami pa ito para maunawaan natin na mayroon tayong lahat na bahaging gagampanan upang maikalat ang pabalita ng Panginoon. At ang wika niya, God will soon do great things for us if we lie humble and believing at His feet. Tayo lahat mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoon Jesus bago siya makita sa langit, greater things you will do because I will go to the Father and I will send you the Holy Spirit. Greater things, mga kapatid, not small things, not ordinary things, mga dakilang mga bagay ang ating gagawin sapagkat namamagitan sa atin ng ating Panginoon Jesus at ang banal na Espiritu sa mga sa atin. Think big. Dakilang mga bagay ang ating magagawa nilang mga nakatalaga sa ating Panginoon. More than 1,000 will soon be converted in one day, most of whom will trace their first convictions to the reading of our publications. Mga minamahal ko mga kapatid, alam na po natin ang Spirit of Prophecy Books. Ang lahat ng ito kinasihan ng ating Panginoon. Mga katotohanang inaakay ang tao sa banal na kasulatan na maliwanagin sila sa katotohanan. Anong ating gagawin? Hindi ba sapat ito mga kapatid upang tayo kumilos at hayaan po natin sa pamamagitan ng ating mga panahon, sa pamamagitan ng ating mga ministry, sa pamamagitan ng ating mga aklat, na madadala sa ating mga kaibigan, sila ay makabilang sa mga may hikayat, sa mga mako-convert at magiging handa sa pagdating na ating Panginoon. Pagkatapos ng ating first CLC-wide Spirit of Prophecy Congress, we are challenged to study deeper the writings of Ellen G. White. And in our quest to understand the Word of God, ang katanungan, anong ating gagawin? Are you now ready to dedicate a portion of our time in reading the Spirit of Prophecy books? Atin ang pinag-aralan, ang mga nakasulat sa mga aklat na ito ay kalooban ng Diyos. Liwanag na galing sa Diyos. Napakahalaga mga aklat na aakay sa atin na lalong maging malapit sa Diyos, na lalong makilala Siya at ang tayo ay maakay sa pagtatalaga sa Kanya. We cannot share what we don't have. Hindi tayo maaari magbahagi ng mga bagay na wala sa atin. But as we keep on reading the Spirit of Prophecy books, we'll grow the knowledge of God. We'll go deeper into His truths. But reading is not the ultimate goal. Our goal is to know God better and at the same time to share His message to others. Yayamang pinagpala tayong lahat na tayo magkaroon ng katotohanan na may pagkaunawa sa Spirit of Prophecy. Huwag po natin itong sarilinin. Ibahagi po natin ang mga bagay nito. Our goal is to know more God and at the same time share His message to others. God's Word is not just for our own consumption. We have a divine mandate to get involved in the saving of the lost. Meron tayong
mandato galing sa Panginoon. Tinanggap mo na walang bayad, ipamahagi natin walang bayad. Ipamahagi natin ang katotohanan ng Panginoon. And again, gusto kong balikan ang sinabi ni Ellen White sa aklat ng Call for Church Ministry, page 9. My brethren, let your souls be truly converted. Baka iniisip na natin tayo converted na. Pero siya sa atin pa natin ating mga sarili. Let your souls be truly converted. If ever there was a time when we needed to understand our responsibilities, it is now. Meron tayong mahalagang responsibilidad na gagampanan. Ang katotohanan na ating tinanggap, ibahagi po natin. We are privileged to have the spirit of prophecy. Pero wag po tayo maging exclusive kagaya ng mga Israel ng una. The Lord is coming very soon. Let our tongues be sanctified and used to glorify Him. Let us work now as we have never worked before. Kung hindi pa natin nagagawa ngayon, mga kapatid, ang mahalagang gawain, ang katotohanan ay hayaan po nating maipakalat sa buong salimutan upang dumating na ang ating Panginoon. The Lord calls upon all of us. The Lord calls upon, hindi sinabing some. The Lord calls upon all of us to seek to save perishing souls. Satan is at work to deceive the very elect. And now is our time to work with vigilance. Our books and papers are to be brought before the notice of the people. Anong napapanahong gawain ngayon, mga kapatid? Gaano kadami ang tinatang natin mga surrenderers? Ang term na ngayon ay hindi returnees. Surrenderers. Gaano karami? Libo. Ito ang mga opportunity. Nagbabalikan mga sumusurrender na mga drug addict, mga drug users, drug users. Anong gagawin sa kanila? Ang marami po mga mayors ngayon ay nagre-request na ng tulong. At ang kanilang tinakbuhan ay ang Seventh-day Adventist. Sa Pampanga po, sa kasalukuyan, meron tayong mga miyembro dyan. Ang bilang ay 300 plus. Ang surrenderers, 3,000. Isang barangay natin sa Cavite, kababaihan pa lamang, 1,500. Ang kapatid natin, ilan lamang, kulang po na kulang, mga kapatid. At meron po tayong nakaready na ngayon ng mga materials para gagamitin. Ang napakagandang programa na kurikulum na ating pong ipresent sa mga mayors at sa ilang mga kilalang opisyales ng lipunan natin, ang Steps to Christ ay napakagandang aklat para sa recovery ng mga taong iyon. Idalangin po natin, mga kapatid, sa pamamagitan ng ating mga aklat. So itong mga returnees na ito, ang kanilang magiging librong ginagamit kung nag-aaral. Ang kanilang textbook ay Spirit of itong Steps to Christ. At ang sabi ng mga maraming mayors na, ng mga nakakausap na natin, ini-endorse na namin sila lahat sa inyo, gawin nyo na ang gusto nyo sa kanila. At inutusan ng lahat ng mga barangay, lahat kayo dapat sumunod. Pag sinabi ng Seventh-day Adventist Pastor, sunod! Yung ating ilang church planter po na bago naganap ito, umiiyak na, napakatikas daw, mabato ang lupa. Ngayon, binabagyo sa dami ng pagpapala. Mga kapatid, anong gagawin natin? Napakahalaga ng mga aklat na ito. Pero, hindi po kinakailangan manatili lamang ito nasa atin. Ibahagi po natin. Our books and papers are to be brought before the notice of the people. The gospel of present truth is to be given to our cities without delay. Wala na po tayong padiri-diri ngayon. Napakalaki ng need ngayon sa darating po ng Martes at Miyerkles. Ang lahat natin mga pastors magtitipon upang kumagagin, i-guide anong gagawin sa mga libo-libong ito ng mga returnees na kung saan tayong inahanap. At nasa atin ang pagtitiwala, tayo ang siyang ulo ngayon at hindi buntot. Tayo ang mga kinakilala ng lipunang makakatulong na malaki sa mga surrenderers na ito.
Again, as I said a while ago, God will soon do great things for us if we lie humble and believing at His feet. More than 1,000 will soon be converted in one day, most of whom will trace their first convictions to the reading of our publications. Now we know. What are we going to do with what we know? That's the problem. Palagi tayo may problema doon sa synchronization ng information at behavior. Palagi tayo nagkakaroon ng problema. Ito yung alam natin, ito yung ginagawa natin. Madalas, hindi synchronized, hindi tumutugma. Tama po ba mga kapatid? Alam natin lahat, at wala akong, ako'y naniniwalang walang tututol. Lahat tayo'y nakakaalam na dapat tayo mag-exercise. Pero ang tanong, ilan ang nag-exercise? Alam po natin lahat mga kapatid na tayong lahat, meron tayong dapat na araw-araw binabasang isang chapter a day. Pero ilan sa atin ang nagbabasa? Alam po natin napakaganda ng aklat na ito kung paano tayo pinagpapala. Pero ang tanong, ilan ang nagbabahagi nito sa ating kapwa? Tayo po'y tinatawagan ng Panginoon. We have to do something or else we will become the old Israel. Mabibigo tayo sa pagdating ng Panginoon. Maybe God is now calling some of us here to become full-time evangelists, literature evangelists. Some are being called to be part-time. Maybe some are simply called to commit to share missionary book. Ang ating missionary book ngayon, Steps to Christ, next year na dinig natin, ang susunod natin aklat ay pamamigay o gagawin na ito yung ating papakalat ay Story of Redemption. Mga kapatid, ang lahat ng ito'y programa ng ating General Conference upang magkagayon. Lahat ng miyembro mag-involve na. Lahat ng mga tao sa ating kapaligiran, mabahagi na natin ang mga katotohanan. Kung hindi man tayo makapagsalita, iabot man lamang natin, mga kapatid. Parunan natin ang mga tao. Don't wait people to come to us, to our church. Reach them where they are and be a blessing to them. Tayo lahat ay mga kamag-anak, mahal sa buhay. Bahagi na natin sila. For this reason, I invite you to commit your life and ministry to the Lord. Italaga natin ang ating mga sarili that God will give us the boldness not only to stand for the truth, but to share the truth as it is in Jesus Christ. Will you join me as I recommit my life to Jesus Christ? Kung ito po ang inyong tugon, inaanyayahan ko po kayo, step in faith, hakbang sa pananampalataya, lapit po tayo sa harap. Ang ating hakbang ay pagpapahayag ng ating hangarin, Lord, here I come. I surrender my life to you. Please forgive me of my timidity. Please give me the boldness to do, to stand for what is right and be counted your faithful people. Doing your will, sharing the truth to other people for the glory of His holy name. Salamat po sa inyong pagtugon. Alam ng Diyos ang inyong bawat paghakbang. Alam ng Diyos ang inyong bawat puso na naghahangad maging kasangkapan niya na gagamitin sa nagtatapos na gawain. Dahil dito ang Diyos ay nalulugod po sa inyong ginawang paghakbang. Tayo po'y lumuhod sa ating pananalangin ng pagtatalaga. Dakila namin Diyos na siyang tumawag sa bawat isa amin, hindi lamang upang maligtas at maging karanasan ang inyong dakilang pag-ibig, kundi ang bawat isa amin ay maging inyo rin kinatawan sa lupang ito na gagamitin sa kaligtasan ng maraming mga tao na napapahamak pa sa salibutan ito. Pinupuri ka namin, O Diyos, sa inyong dakilang pag-ibig sa amin, bagamat kami hindi karapat-dapat, subalit kami inyong inaring ganap.
Itinrato kami o Diyos na wari bagang hindi nagkasala. Minahal kami ng lubos bagamit hindi karapat-dapat. At yayaman kami inyong inibig, kami tumutugon ngayon ng pag-ibig din sa inyo. O banala Diyos sa aming pagkaluhod, ipinapasako po namin sa inyo ang aming mga sarili. Ayon na po naming mabuhay sa aming mga sarili lamang, kundi ang mabuhay ayon sa inyong banal na panukala at kalooban. Kami lahat, O Diyos, ay mga kasangkapan lamang po inyong gamitin sa inyong nagtatapos na gawain. Ibigay sa amin, Panginoon, ang maraming karapatan. Kami po ay instrumento na inyo po magagamit sa pagpapasulong na inyong karian, sa pagtataguyod ng inyong misyon. Napakarami pa sa sanlibutang ito ang mga tao na napapahamak. Marami sa kanila ay namamatay na, subalit hindi pa nakadama. Nakaalam ng inyong katotohanan, narito kami, Panginoon, patawarin sa aming mga pagkukulang. Patawarin sa aming mga pananahimik, sa mga pagwawalang bahala, sa pagiging makasarili na ang aming sarili lamang ang iniisip. At ngayon sa aming pagkaluhod, O Diyos, puspusin kami ng inyong banal na Espiritu. Bigyan kami ng paasanin kagaya ng paasanin ng aming Panginoong Jesus sa mga napapahamak. Kami lahat, O Diyos, bigyan ng maraming karapatan magdadala ng mga kaluluwa sa inyong banal na paanan. Ano man ang aming katayuan sa mundong ito, O Diyos, hindi kami tumitingin sa aming mga sarili. Gaano man ang aming mga kahinaan, hindi kami tumitingin sa aming mga kahinaan, kundi ang kahandaan, Ama, na sumunod na sa lahat ng inyong panukala. Sumunod na sa lahat ng inyong pangunguna, sa lahat ng inyong patnubay, akayin niyo po lamang kami, O Diyos, ng inyong makapangyarihang kamay. Dalhin kami sa mga tao na nais po ninyo na amin po maipagmalasakit at maibahagi sa kanila ang mga katotohanan. Hindi lahat sa amin ay magaling na mga ngaral sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga sermon. Subalit ang lahat ay mayroong karapatan makapagdala ng aklat sa aming kapwa. Sa pamamagitan nito, O Diyos, kasangkapan po niyang gamitin na sila, O Diyos, ay maakay sa katotohanan. At sila, O Diyos, ay maging handa rin sa malapit ng pagdating na aming Panginoon. At kung magkagayon, O Diyos, mas marami pa, libo-libo pa mga tao na hindi namin kayang abutin, subalit sa pamamagitan ninyong mabasahin, sila ay maakay sa katotohanan at titindig din na sasalubong sa inyo at mamanahin ang buhay ng walang hanggan. Sa aming pagkaluhod, O Diyos, pusin kami ng banal na Espiritu. Palagi kami paglabin sa pananampalataya, sa mga masiglang mga paglilingkod, mga pagtatapat, mga masiglang mga paggawa. Hayaan po niyo, O Diyos, araw-araw, maging karanasan namin ang inyong biyayang nagliligtas, ang inyong kapangyarihang nagbibigay ng mga pagtatagumpay sa aming mga buhay, sa lahat ng aming mga ministry. Salamat po dakilang Diyos sa inyong pagtugon sa aming mga dalangin. Alang-alang po ang lahat sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.